Hello, what's up mga chong? Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel at meron na naman tayong bagong i-unbox. Kung nakikita nyo dyan sa likod, yan, tatlo yan sila, the three admirals galing sa Figure Art Zero. At bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakaka-subscribe at nanonood ka ng video na to, please do subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga future unboxing and live gameplays. So simulan na natin ito mga chong, let's go! Alright mga chong, welcome back! At syempre, nandito na sa kamay ko yung isa. Unahin natin to, si Sakazuki Akainu. Alright, so ito yung isa sa mga admirals na malupit. Walang sinasanto. Basta kalaban ka, yayariin ka nito. So ang kapangyarihan nito is kaya niyang gawing magma yung kanyang katawan. So isa to sa mga pinaka-hated pero napaka-angas na admiral sa One Piece dahil pinatay niya si Ace. At kung mapapansin nyo mga chong, ito yung harap, syempre Figure Art Zero na quality box. Nandiyan yung Bandai, the Machine Nation sticker, Figure Art Zero, ayan, the three admirals sa Sakazuki Akainu, yun yung harap niya. Ito yung side ng box, yung likod, ayan, di ba lupit, box pa lang. Ito pa yung isang side. And then, yung ilalim. O yun, di ba? Ito yung kanyang art box. Ito yung pwede mo ipang-display. So, yan. Ito yung una. At ito naman yung pangalawa, mga chong. Si Borsalino Kizaru. So, isa rin siya sa tatlong admirals. At ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang gawing weapon yung light. No? So yung light, pwede niyang gawin kahit ano, basta sa ilaw. Pwede niyang gawin parang laser beam or pwede niyang gawin doon espada, pwede siyang mag-teleport using speed of light. Anything, basta light related. So ito yung harapan. Ayan, di ba? Ayan siya. Napaka-chill lang nito ni Kizaru. Ayan, pero wala kasi yan. So yun, syempre Bandai, Tamashii Nation sticker, Figure Art Zero, the three admirals, Borsalino Kizaru. Ito yung kanyang side ng box. Ayan. And then yung likod. Nandyan, nakaporma silang tatlo dyan. Yung isang side. Ayan po. And then, ito. Yung art box, di ba? Itsura niya dyan, parang nandoloko siya. So, ito yung pangalawang admiral sa mga chong. At syempre mga chong, last but not least, si Kuzan Aokiji. Isa to sa mga paborito kong character sa One Piece. Si Kuzan Aokiji, napakaangas din ito. Ang kanyang kapangyarihan naman ay kaya niyang gawing ice yung kanyang katawan. At kaya niyang gawing yellow ang kahit anong mahawakan niya. So napakalakas nito. At actually yung tatlong admirals, malalakas sila dahil yung mga devil fruits nila eh, ang tawag sa kanila yung mga Logia, Logia type. So yun, mga malalakas yun na klase ng devil fruits. So ito yung harapan ni Kuzan Aokiji, Bandai, syempre, Tamashii Nation sticker, Figure Art Zero. Ayan, nandiyan siya nagkaporma. Kita niyo yung figure sa loob. Ito yung side ni Aoki, yung box. Yung likod, ayan mga chong, syempre, ganda diba? Yung isa pang side, kaboom, and then, ayan, yung likod, art box, diba? Ganda! Alright mga chong, so ito yung silang tatlo, simula na natin silang i-unbox, so let's go, magsimula tayo kay Aokiji. Okay, simula natin kay Aokiji, syempre, ingat sa paggamit ng patali mga chong. Ang condition ng tatlong box na yun ay MISB ha. So, hindi mo siyang pwedeng bilhin ng isa-isa lang kasi the three admirals nga eh. Kailangan set
yung silang bibili para mas maganda, mas maangas tingnan, di ba mga chong? I mean, it's up to you kung gusto nyong bilhin sila ng separate pa isa-isang display, pero mas maganda kung magkakatabi silang tatlo. Di ba? Okay. Okay natin yun. Alright. Medyo malalaki ang box na itong tatlong Admirals. Siyempre, inunan natin yung pinaka-favorite nating Admiral. Si Ice Time. Ice Ice Baby. Ayun! At ito yung peg. Importante ito. Ito yung mga screws. Screws na maliliit. Mga pagkakapitan dun sa base. Actually, pwede naman walang base. Pwede naman nakatayo lang sila. Pero mas maganda. Meron pa rin base. Kasi yung effects nila, pwede na rin yung gawin as a base. Pero pwede naman kahit wala din. Kasi nakakatayo pa rin naman sila. So, hanapin natin yung invisible tape. Okay. Nakuha ko ba? Oh, yeah. Yun. Okay, may plastic pa mga chong, ayan. So hindi siya nakatungtong sa hindi siya nakakabit sa base niya. Pero pwede natin siyang ikabit. Pero okay na rin 'yon para mapakita ko sa inyo yung itsura ng base. Ayan, 'di ba? Oh my goodness. Papa Aoki G is in the house. Napakaangas. So simulan muna natin dito mga chong, meron pa pala isa dito. All right, so ito yung base niya. Ayan, di ba? Color blue, yan yung kulay niya. Kasi ice yan, nakalagay dyan. The Three Admirals Kuzan Aokiji. So, kahit di na natin ikabit, okay lang. Tingnan mo naman, nakakatayo naman siya. So, ito mga chong. Ayan, di ba? Ang angas po. Tip. Ayan, ang galing. So, itong si Aokiji. Ayan, kung mapapansin nyo, simulan natin sa mukha. Yung facial expression niya, di ba? Napakalupit, seryoso. Ayan. And then, pagdating sa katawan, yung uniform, diba? Ang ganda rin ng lukot, astig, and then yung effects dito sa gilid, yung kanyang braso na nag-turn into ice. Yan, kasi ganyan ang ability niya eh. Yung katawan niya pwede kaya niyang gawing yellow, diba? And then, pagdating sa likod, yung kanyang cape, diba? Nandyan yung nakasulat sa likod. Di ko alam kung ano yung sabihin yan, something admiral. Yan, pero yan yung uniform nila. Diba ang angas, diba? Lupit. And then ito, yung kanyang effect sa ilalim, yung base niya. Diba? Yung parang merong, ano, may wings. Ice wings. Yan, diba? Lupit. So, yun. Ang ganda. Ganda mga song. So, overall, itong statue ni Kuzan Aokiji, wala akong nakikitang mali. Wala akong nakikitang damage dun sa item. Napakalupit. Diba? Angas. So, ito. Si Aokiji. Lagay natin dito. Alright mga chong. Next natin. Ito naman. Si Sakazuki Akainu. Yan. Ito yung masyadong ano. Seryoso. Masyadong palaban to. Walang sinasan to. Kahit kakampi ka niya. Basta magkamali ka. Pasasabugin ka dyan. Ayan. Buksan natin. Alright, diba? So, tanggalin muna natin yung tape. Invisible tape. So, hindi mo makita kung nasaan yung tape. Meron pa siyang extra dito sa taas, pero hindi na natin tatanggalin yan. Diba? Angas! Naka-plastic. Tanggalin natin yung plastic niya. Ayun! Ayan, si Admiral Akainu. Pero siya nakakabit siya sa base. Ayan, hindi nakatanggal yung peg. Mamaya si ano ikabit natin yun. Mabigat siya mga chong, mabigat to si Akainu. Ayan, so kung mapapansin nyo, naka-fighting pose na siya dito. Parang mayroon na siyang ina-atake. Mukhang nakasusugurin niya na si Ace dito mga chong. Ayan, kung mapapansin nyo, simula sa facial expression. Siyempre, yung itsura niya. Diba, galit na galit. Diba, parang mga ngagat na. And then pagdating sa detail nung ano nung uniform,
And then yung tattoo niya dito sa may ano niya, tattoo niya sa may bandang chest niya, 'di ba? Yung kitang-kita rin. And then yung uniform, yung flower, yung lukot, astig, napakalupit. And then yung effects niya, ayan, 'di ba? Nagba parang nagbabaga. No, yung mga bula-bula kasi magma nga eh. Ayan, 'di ba? So parang ano to? Parang sagusap. sa malamig. 'Di ba? Boba tea. 'Di ba? Pero lupet, 'yan, 'di ba? Naka ano na siya dito. Ready to fight na si ano, si Manong Sakazuki Akainu. Yung isa sa mga admiral. So, 'yun, mga chong. Kitang-kita niya naman, lupet. So, ito si Akainu. Ito si PPAP. Si Borsalino Kizaru, dahil isa sa mga admiral na chill-chill lang, walang niintindi. Okay. Tanggalin natin. Alright. Ito. Sa kanilang tatlo, yung box niya ang pinakamataas, pero panipis siya. Tanggalin natin yung diesel filter. Tingnan natin kung nakakabit din siya sa base. Okay, yun mga chong, matanggal na natin siya. Ayan, so I think nakakabit din siya sa base. Hindi siya nakatanggal. At may tape pa dito sa ilalim ng isa. Ayan, kayo sa dyan. Ang daming tape na ito. Grabe. Alright mga chong, ito na si Kizaru. Okay, tanggalin natin yung plastic. So ito si Kizaru, medyo matulis. Medyo matulis siya. At medyo maalog-alog. Hindi ko alam kung bakit. Baka yung peg niya dito, hindi siya nakashoot. Okay, ayan mga chong, yan si PPAP. Ayan. Kung mapapansin nyo dito mga chong, ayan, nakikitang-kita nyo naman yung effects niya nasa harap. So, yan yung kanyang signature pose na sisipa at magkakaroon ng flashlight sa harap. Yan, kung yan mga effects niya, parang ilaw. Ilaw talaga ang effects niya. And then, mapapansin nyo mga chong, yung kanyang mukha, di ba, yung mukha niya na parang lasing, ganyan din ang mukha niya sa anime, kaya huwag kayo magtataka kung bakit parang ganito yung itsura niya, dahil ganyan yung itsura niya sa anime. And then when it comes to uniform, di ba, yung guhit ng kanyang uniform is napaka smooth. At yung uniform niya sa likod, ayan, yung kapa na para tinatangay ng hangin, yung mga lukot din, and then yung effects. So yan, napakalupit, napakaganda mga chong. So ayan, di ba, ganda. Alright mga chong, so ito yung tatlong admirals natin. So, 'di ba? Lahat sila nakaharap pa doon, papunta doon. Mukhang meron silang kalaban papunta doon. So, ayan, 'di ba? So, blue, red and yellow. So, kulay pa ng ano 'yan, ng matawat ng Pilipinas. So, napakalupit mga chong. So, all in all, itong tatlo 'to sulit. At I think sa Pilipinas, kung maghahanap kayo nito, meron itong mga nagbebenta, so mga range, ito na mga sa mga 8,000 to 9,000 MISB. And then depende pa kung BIB na siya, kung nabuksan na, mas mababa pa doon. Pero usually yun yung mga nakikita kong presyo nito sa market sa Pilipinas. So ayan mga chong, so all in all, napakalupit ng mga statue na ito, wala akong masabi. Figure zero quality. So, ayan, pwedeng pan-display, pwedeng bahala na kayo kung saan yung gusto ilagay. Pwedeng yung samahan ng iba pang effects sa background. Maganda to sa silang tatlo lang solo sa isang row sa glass cabinet nyo. Alright mga chong, so ayan na, i-showcase na natin to. The Three Admirals, Aokiji, Akainu, and Kizaru. Let's go! Ace.
Yatano Kanami.